What's up, Vanity Friends? It's MJ. You are watching Vanity Room Philippines. And for today's video, magkukwentuhan ulit tayo. So katulad ng mga ni-request nyo, Bes, sa aking post, kung ano ba yung gusto nyong video na mapanood sa akin, and sabi nyo nga magkwento ako about sa aking life. Since it's Lenten season, naisipan ko na parang break muna tayo sa pagre-review ng mga whitening kineme and mga kineme kamerut. Naisipan ko magkaroon tayo ng Lenten special, diba? Para naman mas makapag-share ako sa inyo ng aking life. And mas makilala niyo pa ako ng lubusan. Naks, may palubusan si Mayor. So, and yung napili ko nga ikwento sa inyo guys is yung buhay ko bilang isang call center agent. So if you guys wanna know more about it, then keep on watching. Bakit ako napili share sa inyo yung buhay ko bilang isang call center agent for our Lenten special? So, napili ko siya kasi siguro marami sa inyo ang curious kung ano ba ang buhay ng isang call center agent. And marami na sa inyo ang nagtatangka or gustong magtangkang mag-apply sa isang call center. So, napili ko siyang i-share sa inyo kasi ang buhay call center ay sobrang makulay pero sobrang hirap din. So, ayun, meron dalawang side lagi ng story. Pagdating sa call center, meron siyang mga positive and negative side. So, doon muna tayo umuna sa mga positive side, okay? So, unang-una na nga dyan, ano, ang pagiging call center agent ay sobrang sarap and sobrang makulay dahil unang-una, ang dami mong magiging kaibigan sa call center. Sobrang lawak ng call center. I mean, pag sa isang office, sa isang account, kasi pag call center agent kami, mga account kang hinahandle. For example lang, sa PLDT, so ikaw ba sa billing account, sa billing department nila, or ikaw ba sa customer service? So ganon, may mga account kang hinahandle. And ako, I've been into many call centers. Hindi man ako hopper, pero ang dami ko na pasukan call center. Nag-work ako sa call center for 7 years of my life. And iba-iba yung company na napasukan ko. So, ayun, sobrang saya maging call center agent kasi ang dami mo mamimit na tao, sobrang amazing na tao, and to be honest, yung mga karamihan sa mga close friends ko ngayon, yung mga BFFs ko dito sa Manila is na-meet ko sila sa call center. So, shout out kila Denver, kila Joanne, kila Lynn, kila Coach Marlon and everything. Sa inyong lahat, hello sa inyo, kila Bells. Lahat sa inyo, sobrang naging close friends ko sila na parang sobrang nagkapasalamat ako sa buhay call center ko. Antay ko naging kaibigan pa, hindi ko na silang may mentionin lahat. Sobrang dami nila, so ayun. Sobrang kapasalamat ako. Siguro yun yung pinakamagandang part ng pag-work sa call center kasi ang dami mong makikilalang tao, amazing people, sobrang dami talaga kang magiging kaibigan. Another thing na maganda sa pagkatrabaho sa call center is yung sahod, di ba? Sobrang, I mean, compared sa mga regular office jobs, mas malaki ang sahod ng isang call center sahod. Mas malaki ang sahod ng isang call center agent, mas mataas yung sahod niya. Pero naman kasi guys, yung hirap na dadanasin mo sa puyat, sa pagod, and yung bosses talaga na uubos na, yung binabayad nila na above minimum is kulang pa talaga. So, ayun. So, paano ba ako napasok sa isang call center? Ganto kasi yun, ako ay isang probinsyano, mga best, kung hindi nyo nalalaman, I am from Nueva Ecija. And then, me and my friend, Yusef, decided to go to Manila para mag-apply ng work. And during that time, wala talaga akong kapera-pera kasi, alam nyo naman, hindi naman mayaman ang inyong best. So, lumabas kami ng Maynila para mag-apply ng trabaho na ang pera ko lang is 50 pesos. Honestly. Sekwenta lang ng pera ko, lakasan lang ng loob, pinautang ako ng kaibigan ko ng pera para may pamasahe ako pumunta ng Maynila para makapaghanap ng trabaho doon, and baon ko lang talaga is 50 pesos. So, bakit 50 pesos? As in talagang hindi alam ng parents ko na lumuwas ako, hindi alam ng mga kapatid ko na lumuwas ako kasi for sure hindi nila ako papayagan. So, pasaway, huwag niyong gagayahin. So, ayun. Naghahanap kami na ma-apply ang call center, papahapon na siya actually. And then yung NCO pa that time, yung call center na NCO, nag-offer sila ng free dinner sa mga mag-a-apply. So kami, gutom na kami dahil sobrang pagod na kami kakalakad ng kaibigan ko. Sabi ko, sige, apply na lang tayo for the food. Talagang yun na lang talaga yung ayun namin, ipinasok namin dun. So sabi ko, sige, push na yun. Basta makakain tayo kasi sobrang gutom na kami. So kain kami sa Tapaking, dun yung pakain nila, pakain ni Mayor. So, ayun, after nun, dinala na kami sa office nila. And then interview, to be honest, 200 plus kaming applicants that time. And then, ang daming pagdadaanan kung gusto mong makapasok sa isang call center. Maraming exams, maraming interview. So una, interview muna kami, initial interview. So from 200 down to 100 na lang kami. So after nung 100 na kami, nag-exam naman kami ngayon, computer exam. Meron kang
basta sobrang daming exam, maraming technical, maraming grammar exams and all that. So ang dami yung pagdadaanan talaga. So after that, naging 25 na lang kami. So another set of interviews na naman. So after nun, naging apat na lang kami. So sabi ko, parang ang tatag ko ha. Talagang after ng mga stages na pinagdadaanan na namin, talagang lagi ako nakakapasa. So nung apat na lang kami, final interview na, bali, ang dami mag-interview sa amin. Andiyan yung mga managers, supervisors, and yung mga boss. Andiyan talaga sila. So kanya-kanya silang tanong. Apat kami. And yung kalaban ko talaga nung taga UP, taga Ateneo. So sabi ko, ano na, nyarin na. Ano na, ano na mangyayari sa akin na to? De, parang nawawala na ako ng lakas ng loob that time. Pero sabi ko, sige, go lang. Kasi since dito na tayo, push na yan. And then after ng final interview, ang tagal namin naghintay apat dun sa labas para sa result, kung sino ba talaga yung makakapasok sa amin. So, ang wini-wish namin lahat, sana kami makapasok. Pero ang ending, after an hour and a half, tinawag na kung sino ba yung nakapasa, and guess who? Ang inyong abang lingkod ang nakapasa. So, ako lang mag-isa ang nakapasa doon. So, parang sabi ko, grabe naman. Parang, ano yan? Parang ano nangyayari, di ba? Parang bakit ako? And to be honest with you, alas 5 ng gabi, nagsimula yung hiring process. And natapos talaga ako 3 a.m. in the morning. So imagine mo, ang haba ng oras na ginugol ko doon. And pag after nung time na yon, eto na, sobrang naiiyak ako pag naaalala ko to. Naglakad ako. Kasi wala na akong pamasahe pa uwi. 3 a.m. yon. And lakas-lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. Naglakad ako pa uwi. From Mother Ignacia to Caloocan. Seryoso. Sobrang haba na nilakad ko. Imaginin mo yon. And then, 3 a.m. yan, di ba? Umuwi ako. Nakauwi ako ng bahay ng 5 a.m. Butas yung akin sapatos. Pinasok siya ng tubig. As in, ganun talaga kalala. Walang exaggeration. Sapatos ko na yung butas kasi hindi ko afford bumili ng sapatos, ng bagong sapatos. 5 a.m. ako nakauwi ng bahay. 8 a.m. may medical ako. Hindi ko alam, ano gagawin ko na to? Parang 2 oras na lang magiging tulog ko. So, bahala na. Tulog ako, gising ako after 2 hours, diretso medical. Good thing, maganda na may naging resulta ng medical ko kahit wala akong tulog, pero nilagnat talaga ako after that. And then, kinabukasan, eto na. After ko ng medical, kinabukasan, is kailangan ko nang mag-ayos ng requirements dahil the day after noon is start na ako mag-work. So, nilagnat ako. So medical ko, kinabukasan nilagnat ako, pero kumuha ako ng NBI, pumila ako sa UN na sobrang haba ng pila, Diyos ko, nakakaloka talaga. So ang haba-haba talaga ng pila sa mga government kineme, diba? So ang tagal ko nagpila doon buong maghapon, sobrang sama ng pakiramdam ko, nagliliyab ako sa lagnat, alam mo yun, nag-aapoy talaga buong katawan ko sa lagnat. Pero wala akong magagawa, gusto ko to, ginusto mo yan, pinasok mo yan MJ, panindigan mo yan. So ayun, tsaga pa din ako pumila doon, kinabukasan start ng work ko, nilalagnat ako, pero push lang. As in talaga, lumaklak ako ng Biojessic, and after nung first day namin, doon pa lang ako nagkaroon ng inong maayos na tulog. So, dire-diretso na, after that, and then nawala nilagnat ko. So, di ba ang saya? And then, yun yung first ever call center ko dito sa Manila, and na sobrang nagpapasalamat ako. Ang dami na pinagdaanan ko that time. And then, dumating ako sa point na nawala na ako ng trabaho doon, nag-resign ako, dahil hindi ko kinakaya yung stress. Sobrang stressful magtrabaho sa call center. Yun lang. Ang dami mong makikilala ng tao tulad ng sabi ko kanina, ang dami mong makikilala ng kaibigan. Pero yung level ng stress sa isang call center is sobrang taas. Kasi ikaw yung receive lahat ng reklamo ng tao. Though hindi siya personal, pero sobrang talaga maapektuhan ka. Alam ko maraming call center agent yung makaka-relate na kahit di mo naman siya personal nakausap, kahit through phone lang naman, sobrang nakaka-apekto siya sa'yo. And kailangan mo talaga matibay yung dibdib mo, matibay yung isip mo dito. So, ayun. So, nag-resign ako during that time kasi sobrang hirap ng account ko. So, nagharap ako ng another call center. Wala akong pera na naman. Dahil syempre, nag-resign nga ang best mo ng biglaan. So, hindi ko na paghandaan talaga. Syempre, bata. Alam mo, pabigla-bigla ako ng decision during those times. So, nag-apply na naman ako. Wala na naman akong pera. So, pinapadala na ako ng kapatid ko ng pera para may panggastos ako. During that time, kumikita yung kapatid ko. Pinapadala niya ako ng money para may panggastos ako. Pero hindi siya sapat para, alam mo yun, kasi yung sahod ko is prorated. Parang kailangan ko maghintay ng matagal, at least isang buwan, kasi parang napag-abutan ata kami ng cut-off, ganyan. So isang buwan akong walang pera.
everyday binabaan ko is egg. Itlog talaga. Kunyari for today, hard-boiled egg. Tomorrow, scrambled egg naman. Next time, haluan ko naman ng sibuyas, ganyan, tsaka kanin. Nagbabaon talaga ako. And then, one time, kumakain kami sa pantry, kasama yung mga ka-workmate ko. Sa bagong call center na to, ha. Kumakain kami doon, and then, binuksan ko yung aking lunchbox. And meron isang pasosyal doon na agent na sabi niya, "What's your bayan?" Ganyan, ganyan. Then I opened my lunchbox. Sabi niya, "I egg again!" And then, tawanan sila lahat sa akin. Nagtawanan talaga yung buong paligid. So, naiyak ako, sorry. So, nagtawanan sila lahat na parang, parang ako naman sa parang ano nang masama sa itlog, diba? So, ako parang hindi ko kinakaya. Parang feeling ko kawawa ako kasi kumakain ka sila sa pantry. May nagkikater doon na bibili ka ng food for 80 pesos. Complete meal na siya. Wala akong mambili noon that time. So, in all seriousness talaga, itlog talaga yung baon ko araw-araw. For the whole month talaga yon, swear. So, ayun. Takbo ako sa CR, talagang naiiyak ako doon. Wala akong mapagsabihan talaga. Hindi ko mapagsabihan yung mom ko. Hindi ko mapagsubungan yung mga kapatid ko kasi baka pauwiin lang nila ako yan. Ayokong umuwi. So, okay, sorry. Sorry guys, ayokong maging emotional pero ayun. Yun nga, pinagtawanan nila ako dahil egg yung ulam ko. Tapos may isang good friend ako na lumapit sa akin. Minigay niya ako ng sinigang dabongos na may mangga. Hindi ko makakalimutan yan. Thank you, Junaibi, kung nanonood ka. Hindi ko makakalimutan yung friendship natin doon. Kahit hindi na tayo masyado nakakapag-communicate ngayon, sobrang salamat. Binigyan niya ako ng sinigang dabongos with mangga. Sobrang sarap na sarap ako, tsaka kamatis. So, ayun, sorry guys. So ayun, yun na experience ko sa call center. So ayun, marami kang makikilala ng kaibigan, pero marami ka din makikilala, maaaring marami ka din makaaway kasi iba-ibang klase ng tao sa call center. Tulad ng sabi ko, marami kang makikilala ng kaibigan, pero kasi sobrang dami mong pakikisamahang tao. Hindi ka tulad sa regular office na maliit lang kayo. Pag call center agent ka, ang dami mong pakikisamahang tao kasi minsan per account, pinakamaliit na yung 100 agents kayo. Imagine 100 tao kayo magkakasama sa isang kwarto. Pero yung that time, yung team na napasukan ko is more than talaga. I mean, yung account na napasukan ko is so, more than 100 talaga. I think, less than 1,000 kami. Ganyan kadami yung taong pakikisamahan mo bukod pa sa mga bosses and mga supervisors mo. Ayun yung mahirap na ang dami mong pakikisamahan. Pero kailangan talaga flexible ka. Kailangan marunong ka makisama sa kanila. Marunong ka tumanggap ng criticism. Marunong ka tumanggap ng feedback ng ibang tao kasi doon ka mag-grow. So kailangan pag call center agent ka, matibay yung dibdib mo. Marunong ka makisama. Number one, dapat marunong ka makisama. Naikwento ko sa inyo kanina yung buhay sa call center. Now naman yung business side naman yung pag-uusapan natin. So, ang ginagawa ng call center, ang ginagawa sa call center guys is rumireceive kami ng tawag kung inbound calls, kung inbound account kami, or pag outbound naman kami tumatawag sa customers or sa subscribers or kung ano man yung tawag nila doon. So, kami, mostly naman yung napasukan ko, kami yung nakaka-receive ng tawag from customers and nagko-complain sila. So, pagtawag ni customer, meron kaming opening spiel na kung saan i-deliver namin yung brand ng product, ganyan-ganyan, and yung magkapakilala kami, and all of that. And 6-1 si customer, mag-rat na sa'yo, babatura sa'yo lahat ng negativities and lahat ng reklamo niya. So, dapat calm down ka lang, and dapat active listening is sobrang important kung gusto mo maging call center agent. Kasi kailangan talaga ma-pick up mo kung ano ba talaga yung concern ni customer. Madami siyang sasabihin sa'yo, marami siyang ibabato sa'yo na concerns, marami siyang ibabato sa'yo na salita, and talagang cursing, pagmumura, and everything, marireceive mo yan. Pero guess what? Isa lang ang gusto ni customer. Ma-resolve mo yung concern niya. And yun lang, dapat yung key na yun yung ma-pick up mo. Huwag mo ipipick up yung mga sinasabi niyang pagmumura, kailangan mo i-sync in sa yun kasi talaga maka-apektuhan ka. So, isipin mo lang, ano ba ang main concern niya? Minsan naka-receive ako ng tawag. Ang dami niya sinabi, pinagmumura na niya ako, buong pamilya ko, pati yung pagka-Pilipino ko, minura na niya. Ang dami niya talagang sinabi, more than 10 minutes siya nag-aaral, pero ang concern lang pala niya is mali yung color na i-deliver sa kanya. So, di ba, ganun lang kasimple. Parang, meron naman kaming return policy. So, ang dami niya sinabi, pero isa lang pala yung concern niya, mali yung color na na-receive niya. Which is, ang dali-dali lang i-resolve ba. Pero, kung iindahin mo yung mga sinabi niya, kung iindahin mo yung mga bagay na pinamumukha niya sa'yo, hindi mo mariresolve ba yung concern kasi mararattle ka na, kakabahan ka na, and malilito ka na. Dapat,
Grace under pressure talaga, kailangan alamin mo kung ano yung main concern niya and ibigay mo sa kanya yung resolution and mag-apologize ka sa inconvenience and make sure na hindi na ito mauulit, i-assure mo si customer and then i-resolve mo yung concern niya. Yun naman yung pinakamahalaga doon. Pag na-resolve mo yung concern niya, happy naman siya. So ayun, ganun yung nangyayari usually sa call center. Makaka-receive ka ng tawag and mga complaints, dapat i-resolve mo siya. Ganun lang kasimple. Pero may mga metrics na titingnan kung may mga ratings sila customers. Dapat masunod rin ka sa mga TLs nyo or mga team leaders nyo kasi sila yung mag-guide sa inyo kung paano ba kayo magiging better as a call center agent, kung paano kayo mag-improve, sila yung mag-mentor sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin. And basta ganun, basta makinig lang kayo sa team leader nyo kasi hindi nila kayo pababayaan. So ayun, be friends din sa inyong mga team leaders kasi sila talaga yung magiging kakampi nyo, tagapagtanggol nyo sa call center and yung mga SME din, ayan, isa sila. So ayun, so ano ba yung mga kailangan mo para maging call center agent ka? Kailangan ba maging na magaling ka mag-English? Kailangan ba super fluent ka mag-English? No, not at all. Hindi mo kailangan na super bonggang galing mo mag-English, hindi mo kailangan na talagang super datas mo na mag-English. So ang kailangan mo unang-una is confidence. Kailangan confident ka talaga and spontaneous ka magsalita. Kahit hindi ka ganun kahusay magsalita ng English, basta spontaneous ka, nakakitaan ka ng kumpanya na ikaw is matyaga talaga and willing kang magtuto or willing kang matuto, then you will be definitely hired. So kailangan lang talaga spontaneous ka, ipakita mo na ikaw is confident sa sarili mo, na kaya ma-express yung sarili mo sa pamamagitan ng English language, okay na yon. Hindi mo kailangan malaman lahat, hindi mo kailangan maging perfecto, kailangan lang confident ka. Of course, kailangan mo ng basic English. Kailangan marunong ka din talaga mag-English, pero hindi naman kailangan na... Kasi iba yung expectation, parang sobrang galing naman ng mga call center agents. Believe me, maniwala kayo sa akin, karamihan sa kanila nahasa na lang din pagpasok doon. And super galing na nila ngayon. Nag-start din sila ng katulad nyo, kung nagbabalak kayo, nag-start din sila, na-hesitant sila pumasok doon. Pero pagpasok nila, sobrang nahasa sila, sobrang gumaling sila. Doon na-improve talaga yung kanilang skills sa pagkasalita ng English and pag-resolve ng mga problema ng ating mga customers. So, ayun, naikwento ko lang sa inyo yung buhay call center agent ko. Kung nagbabala kayo maging call center agent, masarap maging call center agent ko sa masarap. Okay yung bayad or okay yung sahod. Pero, one thing to consider is yung kaya mo ba yung level ng stress? Kaya mo bang mag-puyat? Kasi talagang mostly pag call center agent ka, puyat talaga. Ang hirap-hirap matulog sa umaga. Kasi sobrang init, lalo pag summer, lalabas ka ng office ng mainit and then matutulog ka sa bahay ng sobrang init. So, ayun, yun yung mga things na kailangan mo i-consider. And then, of course, yung security, papasok ka ng gabi, delikado bumiyahin ng gabi, papasok ng opisina. Maraming cases ng mga call center agents na aksidente, na patay, na hold up and everything. So, ayun yung mga kailangan mo i-consider. Pero, all in all, marirecommend ko bang mag-work sa call center? Definitely. Sila nga yung tinatawag natin bayaning puyat. Sobrang saludo ako sa kanila. Pag narinig mo yung mga kwento ng mga call center agents, talagang karamihan sa kanila breadwinner, tulad ko. And binubuhay yung family nila sa paraang alam nila. Marangal na trabaho ang pagiging call center agent. And hindi siya madali. Mahirap maging call center agent. So saludo po ako sa lahat ng call center agents natin, katulad ko. Saludo po ako sa inyo. Kayo po ay ating mga bayaning puyat. Sobrang laking factor na nadadala nyo sa economy ng Philippines. So maraming salamat po sa ating lahat, sa mga call centers. Maraming salamat po sa pagpo-provide ng maraming trabaho sa maraming Pilipino and sa pag enhance ng knowledge, ng personality ng bawat Pilipino. Marami talaga ikaw matututunan sa isang call center. So I highly recommend, kung gusto mo, nagbabalak kang maging call center agent, try mo and subukan mo kung para sa'yo ba yun. So, ayun lang. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento for today. Sana may natutunan kayo. And sorry, medyo naging emotional ako. Hindi ko lang talaga makalimutan yung moment na yun. Pero ayun, sana natuwa kayo sa pag-share ko ng aking part of my life. If you want more kwentos like this, let me know kung ano yung mga gusto nyo ikwento ko sa susunod. So ayun, maraming salamat guys sa panonood. Thank you so much. Maraming salamat. Puro ako salamat kasi walang humpay na pasasalamat talaga yung deserve nyo. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel and turn on the notification bell and follow me on my social media channels. Thank you so much for watching. You guys are awesome. You have a wonderful day. Bye!